fail ang aking online selling business, medyo mababa ang benta, 'di ba? Ito ang aking plan B. Naglalaro yung mga bata dun sa kabila. So habang nalilibang sila, naisip ko mag-vlog kasi inaayos ko tong mga costume nila nung baby sila. So nung baby ang mga anak ko, wait lang, pakita ko muna. Ayan, nagagan-chilyo kasi ako, ginan-chilyo ko yung mga costume. So si Lucas, nung baby siya, first 1 year niya, ginawan ko siya ng costume every month na mga superhero hanggang sa mag 1 year old siya. So ayan ay Black Panther, eto naman ay si Spider-Man, tas si Andrew naman ay animal yung theme. So ayan, bat, tapos chicken, eto yung parang cute, chicken, tapos merong fox, tapos bee, ayan, little bee. So ayan, ino-open ko siya kasi nagde-declutter ako, naghahanda pa din ako, part pa din ito ng paghahanda ko sa aking panganganak, sa aking third baby. And tapos nakita ko tong mga costume, sabi ko, ang tagal na nito nakatambak. Tapos ayoko siya actually ibenta, pero nabawasan na siya kasi pinamigay ko yung iba sa ibang baby. Pero parang ayoko siya ibenta kasi parang may sentimental value ba siya sa akin. So parang ayoko siya ibenta, pero kasi nakatambak nga lang, eventually, i-dispose ko din naman, di ba? So ngayon, naisip ko, ibenta ko na siya. Kailangan ko nang ibenta. Ito ay Green Lantern, kay Lucas yan. Ito ay Lion. Yung face ng Lion. Ayan. Lion. Ito kay Andrew. Ito yung pang 1 year ni Andrew. Ito ay, ayoko siyang buksan, pero ano to eh. Sheep. Kay Andrew din yan. Sheep. Tapos, turtle. Marami pa dito. Ito ay ano to? Hammer ni ano? Sino ba yun? Si Thor. Ayan. Meron siyang Thor costume. Ito ay si Captain America. Ayan. Ah, isa pang reason kung bakit ayoko siyang ibenta is dahil hindi siya professionally made. Kumbaga, ginawa ko lang siya talaga ng mabilisan para sa mga anak ko. Ayan, kagaya niyan, yung tali niya sa likod, oh, kapag binenta mo yan, irereklamo yan kasi eto lang yung tali niya. Kumbaga parang puro temporary kasi alam ko na isusuot lang siya ng anak ko once for picture purposes lang. Tapos, kung ibebenta ko yan, baka hindi siya masyadong comfortable sa baby. Tapos tignan niyo yung loob, yung mga tahi niya. Parang basta-basta lang. Ayun nga, hindi siya professionally made. Pero ngayon, siguro i-fix ko yung iba. Tapos mura ko lang siya ibebenta para lang makabawas. Ito ay si, sino ba to? Ah, si Thor nga. Ito, part niya ng costume ni Thor. Ayan. So ayan, pipicturean ko siya mamaya kung may time. Si Flash, si Batman, ang pakpak ni Batman. Ito naman si Ido. Ito siguro hindi ko to ibebenta, si Hook.
Ang cute-cute ni Lucas dito nung suot niya to, eh, si Hook. Hindi ko siya ibebenta. Kasi sobrang pangit ng gawa ko dyan eh. Yung loob ba? Again, parang hindi siya professionally made. Tapos nilalagyan ko siya ng foam dito para magmukhang abs ni Hook. Ganun. May mga bumati din kasi nung isa kong vlog na pinakita ko sa inyo yung knit and crochet ko na doll, yung bear na ginawa ko for my friend's baby. May mga bumati, so parang nagandahan sila sa doll. So, of course, I'm proud, no? Ito naman, monkey. Siyempre, proud ako na nagagawa ko yan. Talent ko yan since high school, actually elementary pa lang nagaganchilyo na ako, tapos nagbebenta-benta na talaga ako, mahilig ako magbenta ng mga purse lang, mga wallet, tapos nung nag-high school ako, mahilig akong nakakagawa na ako ng mga damit, tapos college, nag-focus ako sa swimsuit naman, mga beachwear, kasi mahilig din ako mag-beach. Tapos yun, ayun na parang pinaka, siguro college yung parang naging start ng pinakamadami ako nabibenta ng mga damit. Nasa Pinas pa ako nito, ah. Tapos nagbibenta ako sa Etsy. So that time, naalala ko na sa Pinas, yung 500 pesos na swimsuit is mahal. Nagbibenta ako sa Etsy na 500 pesos lang na swimsuit. Tapos, magbabayad ng shipping parang nasa 1,000 pesos. Pero may mga bumibili. So, imagine, nasa Pinas ako, pero nakakabenta ako ng mga swimsuit sa US that time. So, syempre, sa akin, malaki na yun. Tapos, nung nag-US ako, na-realize ko, ang mura pala nung parang $10 lang yun, di ba? Parang $10 lang na swimsuit. Kasi handmade. Ang mura pala nun para sa Americans. Kahit na nagbayad sila ng additional na parang $20 for the shipping, kasi $30 lang yun sa kanila. Dito kasi ang bentahan ng mga swimsuit nasa $100, yung mga crochet ha, kasi handmade talaga yan. So hindi ko siya na-push kasi nag-aaral din ako, tapos nakapagtrabaho na ako, nag-teach na ganyan. Pero I think that's kind of like my second career, pagko-crochet. Kung nag-stay ako sa pagko-crochet, siguro aaralin kong gumawa ng mga pattern. Kasi ayan yung pinagkakakitaan ng mga crocheter ngayon eh. Syempre, nagpapa-order sila ng mga different design. Tapos, yung iba, mas kumikita sila sa pagbebenta ng pattern. Kumbaga, mag-iimbento sila ng sarili nilang design, tapos gagawa nila ng pattern, tapos ibebenta nila yung digital copy ng design nila. Ayan yung patok sa at talagang pinagkakakitaan. So, kung sakali na mag-fail ang aking online selling business, lalo na ngayon, medyo mababa ang benta, di ba? Ito ang aking plan B. Magaganchilyo ako ng magaganchilyo. Talent ko naman yan. And I really enjoyed it. Talagang napastop lang ako. Ito ay Doctor Strange. Doctor Strange kay Lucas. Ito si Wolverine. Parang ito yung medyo mahirap gawin kasi madetalye. Tapos, ayun nga, may tela siya. Tapos nilalagyan ko ng foam sa loob. Parang ayan yung abs ni Wolverine. Yung ano ni Wolverine. Kamay. Cute-cute ni Lucas dito. Naalala ko. Ito ay bunny. Bunny for Andrew. Tapos ito yung shorts ni The Hook. Sa third baby ko, girl siya. So, actually, tinanong ko to sa parang sa family and friends. Ano kaya magandang theme kapag ka baby girl, no? Ang maraming sinasuggest ay mga princesses daw. Mga Disney princess, Snow White, Cinderella, ganyan. So, pero kasi ang tagal nun gawin eh. Medyo madetalye kasi yun. So, imagine I have to make one costume a month. Actually, kaya kong gawin yun like in one day, one full day siguro makakatapos ako ng isang costume. Pero kasi I'm very busy, so parang ginagawa ko lang siya sa gabi, nagpapaantok, bago matulog, ganyan, nagaganchilyo. Hindi pa ako decided kung princesses ba or flowers. Anong tingin ninyo, friends? Pagka sa baby girl, maganda ba na princesses or flowers? So, let me know in the comment section below. Actually, madami pa akong mga swimsuit. Ayan, ito cover, beach cover. O, diba? Ibebenta ko na din. Ito, hindi ko yan mura ibebenta. Ito naman, pang beach din na parang pants. Ayan. Tapos ito top. Ganyan siya. Ayan. Tapos ito, bra, swimsuit, top din.
Nung nag-stop ako mag-teach, ay madami akong time na mag-ganchilyo. So parang 6 months, ang dami-dami kong nagawang mga swimsuit. Syempre, friends ang unang mga customer natin diyan. Tapos yun nga eh, kasi na-expose na ako sa online selling business, Amazon, eBay. So parang hindi ko na na-push kasi ang handmade sa totoo lang mahirap 'yan ibenta kasi kinukuripot kasi mahal naman talaga. Pag bumili ka lalo, maraming machine-made na mukhang ganito din, 'di ba? So halimbawa, ito bebenta ko siya ng $30, $50, 'di ba mahal? Kahit ako hindi ko afford. So yung mga parang konting tao lang talaga yung willing magbayad ng malaki pagdating sa handmade. Yes! So imagine, ilang oras mo gagawin, tapos kukuriputin pa. So ayun yung mahirap, kaya hindi ko siya masyadong na-push. Pero yun nga, nakita ko dun sa ibang mga crocheter, talaga mas kumikita sila sa pagbebenta ng pattern. So kung ikaw ay nag-ganchilyo, yun ang future. Yung kapatid ko, actually pareho kami, mahilig kami mag-ganchilyo. Siya, kinaririn niya talaga. Marunong siyang gumawa ng pattern. Meron siyang mga pattern na binibenta. Tapos meron din siyang YouTube channel for her mga crochet tutorial. Yan, pinagkakakitaan niya. And then, nagbebenta siya ng mga yarn. Ayun naman ang kanyang business dyan sa Pilipinas. So, same kami online seller, pero ang niche niya talaga, ang focus niya is crochet and knitting related. So, yan. Okay, so pipicturean ko yan mamaya. Hindi muna siguro yung swimsuit kasi medyo late na yan sa summer. Yung mga costume para... Boys! Yun na, naririnig ko na sila, nag-aaway na. So, mamaya, yung mga costume muna para sa Halloween. Sakto sa Halloween. Kahit masama sa loob ko, ibebenta ko na yung mga yan. Aalis kami ng mga bata. Meron siyang gymnastic class. And then, ano pa gagawin namin? Magluluto. Wala naman na. Nag-aral na kami kanina. Tapos mamaya, gymnastic class. Yun lang. Yan, friends, nakabalik na kami dito sa bahay. Galing kami sa gymnastic class ni Lucas at dumaan kami sa parang palaruan arcade. Ngayon naman, ayaw pa rin nilang pumasok dito sa bahay. Gusto pa din nilang mag-drive ng sasakyan nila dito sa labas. So, bantay pa din tayo. So, habang gusto pa nila dyan maglaro, mag-aano muna ako. I-move ko itong mga plastic bin na yan. Puro damit yan na na-list natin recently or na-picturean. Ayan. Ayan yung mga na-picturean. Tsaka ito. Puro damit. Actually, tatlong plastic bin yan na tinrabaho ko this week. Mga pinicturean ko. Tapos yung VA ko yung maglilist niyan sa eBay. So, dahil hinihintay ko lang naman ng mga bata. Ayan, bibitbitin ko na siya. Magaan lang naman. Kakaladkarin ko na lang siya. You okay, Lucas? Kakalad ka rin ko na lang na ganyan. Ayan, kinaladkad. Oh,
Ito, may mga empty bins na ako. Ito, yan. Ito yung kasunod dyan. Nakita nyo, may number. Dito ko ilalagay. Tapos iaakyat doon ang asawa ko bukas. So, hiningal ako doon. So, 2043. Ang susunod ay 44. Dito ba siya? Ayan, 45. Asan yung 44? Ah, baka nandito. Yung 44. Baka nabenta na. Ayan. So, dalawa yung trabahuhan ko, no? Isa sa loob, isa sa labas. Depende kung saan nila gusto maglaro. Pag naglalaro sila sa labas, magwo-work ako sa labas, kaya ngayon. Pag gusto nila maglaro sa taas ako magwo-work. Ganyan lang. Ha? 58, 59, 60. 63, 64, 65, 66, 67, 70. Tapos, next number na tayo. Ayan. 71, 82, 83, 84. Ayan. So, ayan. Again, ipapakit ko yan sa aking asawa bukas. Whew! Hiningal ako, darn. Okay. So, itong empty bin ay ibabalik ko sa taas para paglagyan ng ating bagong mga damit pa. Ayan, friends, may papakita ko sa inyo. May nagregalo sa akin si Miss Mary from Alaska. Marami pong salamat sa inyong regalo. Natanggap ko na. Siya ay subscriber ko. Natagpuan niya ako dahil naghahanap siya ng mga online seller na kagaya niya. Dati siyang online seller sa Amazon din, pero ngayon, ang focus niya is Etsy. Tapos, nagko-coach na siya ng mga Etsy seller din. So, meron siyang group kung interesado kayo na matuto kung paano magbenta sa Etsy. Ayan. So, meron siyang group. Tapos, ito yung isa sa mga binibenta niya sa Etsy. Ang special dito is ito. Ayan, yung sleeve. May nakalagay na pangalan ng mga anak ko, diba? Lucas, Andrew, and Baby Maya. Coming soon! So, para sa hindi pa po nakakaalam, ayan, ang third baby namin ay papangalanan naming Maya. Parang ano, ibon ba? Tapos, may isa pa akong na-receive na, eto naman, regalo din to ng Facebook Market Suki ko. Lagi siyang bumibili sa akin sa Facebook Market. Tapos, kanina, yung huling pick-up niya sa akin ng order ka nung isang araw lang. Tapos, pagka-pick-up niya ng, ano, ng, pagka-pick-up niya ng, ayaw naman magpabukas na ito. Ayan, tapos, pagka-pick-up niya ng order niya sa akin nung isang araw, tinanong niya ako kung meron na ba akong diaper bag. At kung magpapa-baby shower daw ba ako, sabi ko nga, hindi ako magpapa-baby shower. So, sabi niya, oh, don't buy, ano, baby diaper. Diaper bag, I got you, sabi niya ganyan. At ngayon, din drop off niya pa, diba? Nakakatuwa lang. Marami pong salamat. Sakto nga, nagpa-plano na akong mag-prepare ng, ano ko eh, ng, anong tawag dyan, ng hospital bag. So, although hindi ko rin naman talaga planong bumili ng diaper bag kasi parang, di naman kami ano. Ha? Huh? Ang ganda. Ito pang, girl, ba't may charger? Bakit may charger yung diaper bag? Ba't kaya ito may charger? Para saan ang charger? Ah, siguro kapag meron kang power bank, ganyan. Tapos ito para sa bote. Ayan.
Ah, diba? Salamat sa mga nagbigay. Pagod na ako. Papahinga muna kami. Mamaya gagawa kami ng leche flan dahil a-attend kami sa binyaga ng baby ng aking friend bukas. So, magdadala kami ng leche flan. So, kailangan ko muna magpahinga ngayon. And then dinner. Hello guys! So, my name is Lucas and I'm cooking leche flan. Yes. Okay, first you're gonna... First, you need 15 eggs. 15. And you only need only the inside, not like the clear part. You only need like the part like that is only yellow. Get yolk. It? It's called yolk. Yolk. It's called yolk. Okay, that's fine. Ta-da! Oh. That's easier, actually. Oh! Actually, I can keep on doing that? You can try. Good idea! Okay. Uh-oh. Okay, the food is... Second step, guys. Then, mix, Molly? Yep. Okay, then we mix it. Weird. It's like I'm mixing sugar but yellow. Weird. All of it? Salami? While you're cooking, I'm eating some sardinas. Papa taking off. Some fish from the Philippines. Look, I should try. Legal. Like it? You like fish? Let me do the rest. Wow. You want to try one more fish? Yes. Ah, nagustuhan niya yung sardinas. What's it? It's called sardines. This is my merienda. Buntis na laging gutom. Did you what? What? Did you tell the Tobago command you can bring that? The what, this? Yeah. Did you ask him? Yeah. Tagalog man? Yeah. You mean Tita Nika's daddy? Yeah. Yeah. Is it from them? No, it's not from them. It's from the Asian store. They gave us different things from the Philippines. But this one is from the Asian store. Don't touch it with your arm, okay? Because it's hot. Oopsie! I left my camera on. Bye bye. How so you left leche flan? Happy cooking!